Oh my god, sobrang ganda ng camera, guys. Bili na kayo. What is up, guys? It's Sila again, and welcome to another video. So, if you are new here in my channel, click that subscribe button below and hit that notification bell button na katabi niya to get notified whenever I upload a new video. So, bago ko simulan itong video na to, gusto ko lang sabihin na I'm not bragging or anything, and also, I'm not a professional sa pag-review ng cameras and gadgets. So, lahat ang sabihin ito is pa opinion lang ng isang normal na tao or isang beginner pagdating sa ganito. So, without further ado, guys, let's get started. So, guys, ayun na nga, I just got a new camera. And grabe na kasi parang isa tong milestone sa akin. And especially, ang tagal ko na gusto magkaroon ng camera. And finally, nakabili na rin. So guys, I got this Canon EOS M10. So hindi na ako mag-unboxing, pero ipapakita ko yung mga items or stuff na kasama sa box. So guys, ito nga yung box niya, Pokemon, and I think parang may collaboration ata yung Pokemon pati yung Canon, kaya ganito yung itsura niya. So, pagbukas ng box, meron siyang freebie na Pikachu, tama ba? Pikachu na parang sinasabit siya sa strap ng camera. So, ito yung itsura niya, guys. So, ayan. So, kunyari, ito yung strap. Parang ginaganyan siya. Parang kapag nakasukit sa yung strap ng camera or yung camera, nakaganyan siya. Parang may pet. Oh, cute niya. Pero, I think hindi siya magagamit. So, i-display ko na lang siya dito sa photo ko. Ayan. So, guys, ito naman yung box ng camera. So, ang laman nito is yung camera mismo. So, ayan. Nakakabit niya yung lens kasi ginamit ko na siya. And also, it comes with a free strap na Canon. Another thing is this charger and yung cable niya. Mga manuals. Na wala namang bumabasa dito. And lastly, itong data cable. So, kung gusto mo siyang i-transfer yung photos sa laptop or gadgets, can use this. Pumunta naman tayo, guys, sa camera. So, guys, ito yung camera, and as you can see, ganito siya. And what I really like about this camera is yung flip screen niya. Especially sa mga vloggers. Wow. Kaya, very, very important yung flip screen para makikita mo naman yung sarili mo sa pag-vlog and kung nakafocus ka ba or nasa frame ka ba. And, ayun. So, yung mga buttons sa taas is this video record button, shutter button ba? And ito naman yung pag-change ng exposure, got the on or power button. Itong mga options dito, tatlo options siya, isang for video and dalawa siyang pang picture. So, may auto and yung isa parang manual ata. So, ito yung mic. And also, meron na siyang flash. Ayan. And also, guys, touchscreen siya. So, madaling mag-focus and mag-change ng menu. And by the way, guys, pinalagyan ko ng screen protector yung screen niya since touchscreen siya and para iwas gasgas. Dito naman, meron tayong menu, gallery, parang preview, and some buttons here kapag mag-change ng settings. Guys, kinabit ko na yung parang pang-mount niya sa Gorilla Pod, which is ito, para tuwing gagamitin ko, igaganto ko na lang siya. Para ready siya. So, dito naman, meron yung slot ng battery. Dito naman sa right side, merong button. And ito yung isa sa pinakagustong feature nito is meron siyang Wi-Fi na connect. So, hindi mo na kailangan ng Wi-Fi like DNDT or data. Basically, itong camera is meron siyang main Wi-Fi. So, meron kang gadget or phone. Pag kinlik mo ito, ma-on yung Wi-Fi ng camera and may app ka sa phone and kukonek mo yung phone mo sa Wi-Fi nito and after that, pupunta ka sa app which is yung Canon Camera Connect and after nun, pwede mo nang ma-access yung mga photos and videos and madali mo na siyang matatransfer sa phone mo. So, mabilis mag-upload. Especially kapag mayroon parang mga outing and gusto mong parang
i-post agad yung mga pictures and videos sa Facebook, Instagram, and iba pa. So, sa left side naman, merong HDMI na port. If gusto mo siyang i-connect sa TV, so I think micro HDMI ata to or mini HDMI. And dito naman yung parang sa data, pag gusto mo siyang i-transfer nang hindi ka gagamit ng Wi-Fi. And dito naman, sa slot na to sa baba, is yung SD card. So ngayon, nakakabit siya. May nakakabit na 8GB. And ayun yan. So basically guys, nabili ko tong camera to sa Mayor Photo sa Quiapo. Kasi last December 23, pumunta kami ng Quiapo para bumili ng video kay and itong camera nga. So pumunta kami sa Hidalgo Street and dun yung bilihan ng mga camera. And nabili namin siya for only 18,500, pero actually yung parang original price nila doon is 19,500, pero natawaran namin siya, so may less 1,000. And actually dun sa isang katabi, which is yung Henry's camera, is mas mahal ng mas mahal siya ng 1,000, so 19,500, and walang tawad, tas wala pang freebie. So ang freebie lang nito is yung mic, is yung memory card niya. And okay na rin, kasi dun sa kabila, mas mahal na, tapos wala pang freebie. So, ayun siya. And kung sa mall kayo bibili, like, mga sa SM Department Store, makakabili kayo nito for 22,900 plus. So, almost 23K. So, ang laki ng difference, di ba, kung bibili kayo sa Quiapo. And by the way, sa Quiapo guys, yung mga binibenta nilang camera doon is brand new and original. So, naka-seal pa talaga siya and naka-box. So, by the way, ito nga pala yung lens niya. So, isa pang magandang feature niya itong camera nito is yung lens niya is napapalitan para sa mga very techie dyan na gustong maraming lens. Para iba-iba yung effect ng photos nila, napapalitan siya. And para mabuksan yung lens, in-click lang to, tapos iti-twist na siya. So, ayan siya. And ayun guys. So let's try this camera in 3, 2, 1. Oh my god. So ito na nga yung itsura niya guys. As you can see, sobrang laki nung sorry, may ubo ako ngayon. Sobrang laki nung in-improve niya compared dito sa phone kong ginagamit ko lagi pang vlog and pang film, which is the iPhone 5S. Ang saya lang. So ayun yung zoom niya. And so currently, ito yung itsura niya and ginagamit ko yung DIY ring light ko. And if you haven't seen that DIY, tick nyo lang yung eye dyan or doon kung saan man. So ngayon, patayin naman natin yung ring light kung ano bang magiging itsura niya kapag walang lighting. So guys, as you can see, ito yung itsura niya. And mabilis siyang nag-adjust sa lighting. So try nating taasan yung exposure. So guys, ito na yung itsura niya nung in-adjust ko. Ang dilim sa kwarto ko kasi medyo dark yung color ng paint and also wala pang bintanang matino. So ito yung itsura niya guys. And ang bilis niya mag-adjust sa lighting guys. And ang ganda talaga kahit madilim siya. So ayun nga guys. So saksak ulit natin yung ring light ko para makita natin kung paano siya mag-adjust. Ayan, so okay na siya. And grabe, sobrang dream come true. Ayun na nga yung itsura niya guys. Ito by the way is indoor lighting. So let's try to go outside. Labas tayo. And ito na yung itsura niya. Wait lang, liwanag sobra. And as you can see guys, ito na yung itsura niya. Sa outdoor lighting, sobrang liwanag talaga. Pero, actually, honestly, nakakangawit siyang gamitin kasi compared sa other cameras like G7X, mas mabigat talaga to kasi yung lens niya is napapalitan. Pero it's a positive naman kasi yung G7X is hindi napapalitan yung lens. So, susta ka na lang sa lens na yun. And also, yung zoom nito is mabilis compared sa G7X nga na yung zoom is sobrang bagay. Kasi yun yung narinig ko reklamo ng mga YouTubers. So, ito na nga yung camera niya. So, balik tayo sa loob.
So guys, in terms naman sa audio niya, hindi ko pagaanong sure kung maganda ba yung audio quality niya since hindi pa ako nakapag-edit ng video na galing sa camera ng to. And also guys, medyo nakakalito kung saan ka titingin, kung sa screen ba or dito, pero syempre dapat sa lens. Pero especially ako, parang naninibago pa ako and napapatingin pa rin ako sa screen na ganyan. Makatuloy akong banlag. So ayun guys. And ayun guys, kung in-rate ko tong camera ng to, I will give it a 9.5 kasi sobrang satisfied ako and contento na ako dito sa camera ng to. Grabe. And ayun guys, sa mga nagbabalak bumili, sabihin ko lang sa inyo, go for it guys. Kasi parang sa mga flip screen na camera and mirrorless, ito yung isa sa pinaka-best buy since maganda yung quality and Canon siya. And by the way guys, itong Canon EOS M10 is a mirrorless camera. And ang mirrorless camera is parang pinaliit na DSLR. So yung features ng DSLR is nasa mirrorless camera. And mas maliit siya kasi wala siyang mirror. Unlike sa DSLR na may mirror, kaya napakalaki at napakabigat niya. And compared nga sa DSLR, mas madali siyang gamitin kasi mas hindi siya bulky and mabigat. Unlike kapag DSLR na sobrang bigat, like paano nila nakakayanang mag-vlog doon? And samantalang dito, medyo nangangawit na ako. Tapos DSLR pa, ang bigat-bigat noon. And guys, ito naman yung mga sample shots na kinuha namin nung December 25 Christmas Day. Insert pictures. And ayan, as you can see, sobrang high quality ng pictures. Pag zinom mo sa mukha ng tao, kitang-kita mo pa rin yung pores niya. And yung colors is parang buhay na buhay. And hindi siya oversaturated, hindi siya maputla. Sakto lang, and yung colors niya is alive na alive nga. And this camera is really highly recommended sa mga YouTubers na hindi sobrang taas yung budget pagdating sa pagpili ng cameras. And also, may flip screen siya, so sobrang ano niya, helpful niya sa mga YouTubers. And ayun na nga. So that's it for this video guys. Hope you enjoyed it, and if you did, give this video a thumbs up, comment down below, and share this video to your friends. And lastly, don't forget to subscribe. Again, this is Neil, and see you on my next video. Bye!